So, today, isi-share ko po sa inyo ang kwentong tindahan ulit tayo about business. So, today, isi-share ko sa inyo kung last time na i-share ko kung magkano ang kita ng sigarilyo. Today, isi-share ko sa inyo magkano ang kita ng Redhorse. Kasi isa po sa pinakamabili sa isang tindahan ay Redhorse. So, iba pa po yung ibang alak ha. So, today, magpo-focus tayo sa Redhorse. So, papakita ko sa inyo magkano ang bentahan at magkano ang tubo. So, tara. Ito po ang example ko lang. Meron akong apat na case dito sa tindahan pero meron pa po ako doon. So, sa apat na case po yan. Sa kada isang case po ay merong 6 na litro. O, 6 na litro. So, ang isang litro po ay 100 isa. Malamig man yan o hindi. So, 100 po yan. Bali 600 po siya lalabas, 600, isa wala ng laman, yan. So, 600 po lalabas yan, pero binibili po namin yan sa truck ng 508. So, meron po kaming 92 pesos. So, ibig sabihin po, kung makakasampu kayo sa isang araw nito, meron po kayong 920. Tama po, di ba? 92 times 10. So, 920. Isipin nyo po, 920. Kung tatanungin po ako, sa isang tindahan, nakakaubos po ba ng 10 case? Opo, hindi lang po 10. Depende po sa tindahan. Lalo na pag weekend. Minsan po 20, 30 case pa na uubos nila. So, nakikita nyo po kung gaano kalaki ang tubo sa Redhorse. Yan. Redhorse pa lang po yan. Eh, sa isa, pag nagiinuman po ang isang lasingero, hindi lang po isang case ang inuubos niyan. May kasama pang yelo. So, pag may tinda kayong yelo, dagdag pa rin po yan. So, sana meron kayong natutunan at may na-share ako sa inyo ng maikli. Sa akin, kaya ito. Isang malaking ganito. So, ito po ay, natawag nila na mucho. Isang malaking, isang litro. Magandang gabi sa inyong lahat. So, it's gabi na po ngayon. It's night na. So, hopefully, nag-enjoy kayo sa ating simpleng video. At, i-share ko sa inyo kung magkano ang kinikita ng isang tindahan o isang tindera ng Redhorse. So, isa sa pinakamalakas at pinakamabenta po sa amin ng Redhorse. So, hindi ko itinatanggi na kumikita po kami dyan ng malaki at sa sigarilyo. Kaya po, isinishare ko sa inyo. Pero hindi ko po kayo ini-encourage na bumili po kayo ng alak at sigarilyo para kumita lang kami. So, mas ini-encourage ko po kayo na mag-save po kayo para sa inyong future. Kasi hindi po lahat ng oras ay may trabaho kayo. Hindi po natin alam kung magkakaroon kayo ng work o mawala na kayo ng work bukas. So, hopefully, may natutunan kayo sa ating simpleng video na to at i-apply nyo po sa inyong mga buhay. So, if you like this video, please like, share, and subscribe na rin po kayo para updated kayo sa lahat ng ating mga video at ating mga business tips. So, maraming maraming po salamat sa inyo. Bye-bye! God bless everyone!